Hey, what's up guys? Ang init ng panahon, tara halugugin natin ang kagubatan and tingnan natin yung ilog kasi natutuyo na ano mga hayop yung makikita natin. Ayan, may kasama tayo from Maynila, umuwi siya si John Mike Loma and siyempre hindi mawawala si Kuya Kim Vlogs para sa collaboration. Ito na nga yung ilog, natutuyo na, puro na rin lumot kaya itatry lang natin kung anong mga hayop yung makikita natin. Ayan, sobra, pati yung tubig dito guys, mainit. Una kong napansin itong caterpillar, anong uri ng caterpillar kaya to guys? Yan o, may sungay siya, parang dragon. Paki-comment nga kung anong caterpillar yan. And ito yung nakita nga namin na una, yung uhaw na bronzeback, tree snake, o Dendrilapis marinae, marine bronzeback. Siya ay walang kamandag, non-venomous. Tinatawag nga pala sa amin to na lukay-lukay. Ayan. Tingnan nyo yung itsura niya. Kaya siya tinawag na bronzeback kasi yung kulay ng kanyang likod is parang bronze. Ayan, ang bilis niya. Whee! Tapos bigla siyang pumasok doon sa kanyang lungga. Ayan, nahiya na siya. Ayun, pumasok na siya doon sa butas. After mga 30 minutes, nakakita naman kami ng dalawang vine snake. Ito yung pinakarero nakita namin sa aming herping kasi dalawang vine snake yung nakita namin. Ayan. Weh! Ang ganda! Oops! Nang-strike pa siya sa camera, guys. So, napakarero nga ng scenario na to kasi minsan isa lang yung nakikita namin. Ito, nagtabi talaga sa sanga. So, mga uhaw nga pala yung ating mga arboreal na ahas. So, again, isa siyang Asian vine snake. Mildly venomous. May kamandag siya pero hindi nakakapatay ng tao. Ayan, ibinalik na nga natin para hindi tayo mabash. Kasi tatahol na naman yung mga basher natin eh. Ayan. So, ang mga ahas ngayon is pupunta ng ilog kasi wala nang tubig sa gubat dahil sa sobrang init. Yung ilog nga natutuyo na. Kaya, ayan, nagsasama-sama na sila dito sa gilid ng ilog. Ayun na yung isa. Ayan, so sa di kalauna, nagtatago na din sa tuyong dahon yung ating Boyga cynodon or yung ating dug-toothed cat snake. Ayan, siya naman ay mildly venomous. Ayan, so disclaimer lang ha, sa nakakakita ng ating video, napapansin nyo sunod-sunod yung aming huli. So maghapon po kami nag-herping. So pagitan po niyan, oras po talaga. So mini vlog lang to, kaya pinagdugtong natin yung mga highlights sa ating vlogs. Ayan, so sa totoo lang, kung sumama kayo mag-herping, nakakapagod talaga. Ayan na yung dug-toothed cat snake na ano natin, nakita natin sa tuyong dahon. Yun, siya ay arboreal din and nocturnal active yun sa gabi. And may nakita ko itong pusa. You know, wee! Kapicture muna tayo. Tumakbo. And ayun, nakita din siya ng isang adult Boyga. Boyga din to. Ayan, medyo mataas, kaya problema natin. Ipapaakyat natin to kay Kuya Kim Vlogs kasi ayaw kong umakyat sa punong yon, may mga langgam kasi. Yan, so kaya yan Kuya Kim, go go go. Ito na nga nung malaglag na yung Boyga. Ito mas malaki siya sa unang nakita natin. Ito bali alas dos na namin to nakita. And medyo maldita tong Boyga sino doon na nakita namin. So ang mga Boyga nga pala guys ay mga payat yung katawan para mas madali silang makapaglipat-lipat ng mga sanga. Kasi tagataas ng puno ito eh. Tsaka aktibo sila pag gabi, pag umaga naman tulog sila. Yan, ang kinakain naman dito is mga ibon, paniki at daga. Ayan, ang ganda ng striking position niya. Ginamitan ko na nga ng sanga kasi gusto ko talaga siyang hawakan guys. Ayan, kasi napakataba nung katawan niya. Shedding nga pala tong Boyga and may isang dipa na yung haba. Ayan, linak na nga niya yung kamay ko. Magaling sila sa pagpulupot. Ayan, napakagandang dug-toothed cat snake. Ayan, so siyempre release din para iwas bash din. Yan, sa mga basher dyan, huwag na kayong mag-comment kasi pag nag-comment kayo, edi kikita na naman ako. You know. Wow! Kung talagang galit kayo kay MacDon TV, hindi kayo kukomment. Ayun, napakagandang Boyga. And after nga ng part ng alas 4, may nakita kaming lumabas dito sa butas na to na bayawak. Ito yung hinihintay natin eh, nakailang herping na tayo, bihira tayo maka-encounter ng bayawak. Ayun siya guys, so nakikita nyo ba? So lumalangoy nga pala yung ating mga water monitor o yung Varanus dalubhasa. Ayun o, pag linalapitan siya, buh, bigla siyang sisisid. Napakailap nga ng mga bayawak guys. So ang problema, konti na lang yung tubig ng ilog tsaka maraming lumot. Wala nang mapupuntahan yung ating mga bayawak. Ayan o, lutang na naman siya. So inantay namin siya para matsempohan kasi maganda rin na mabidyohan natin siya ng malapitan. Ayan yung makasama natin. Ayun, lumutang na naman yung ulo ng bayawak. Napakailap talaga ng Varanus dalubhasa. Ayan, kaya yung bayawak nga pala, yun yung defense mechanism nila. Pag may tao, pupunta sila sa ilalim ng tubig. Ayan, muntik na nga ako madulas dyan.
di ko na inabutan. Tapos nung nakita ko eh bumubula yung lumot, doon na namin natsempohan na madakma yung ating payawak. Ito, napakaganda. Maliit pa to. Yan. Yung mga sa unang vlog natin, malalaki yung pinakita nating payawak. Ito, nalito ako eh. Akala ko kasi, ano, pero dalubhasa din pala yung nahuli namin. Yan. So, bumalik din agad siya dun sa ilalim ng lumot. Yan. Kinakain nga pala nila ay mga nabubulok. Kasi scavenger sila. Ito, may nakita din ako ditong pugad. Pero sira-sira na. Marahil kinain to ng predator. And ayun, may iisang buko. So, tsempohan na natin yan. Kunin na. So, sobrang init nga guys dito. Ayan, natutuyo na yung mga... Ano ba to? Ayan o, mga cookies. Natutuyo na sa sobrang init. Hay, nako. Kaya...